Hello mga palangga! Kamusta kayo? Ayan, welcome sa aking channel. Tayo ay today magluluto. Magluluto na naman tayo, diba? Lulutuin po natin ay oatmeal cookies. Ayan, kasi marami kaming oatmeal ngayon. May nagbigay sa amin. Salamat sa sponsor ng oatmeal. Ayan. So ngayon po ay magluluto tayo ng oatmeal cookies. Napakasimple lang po, mano-mano. Tapos oven lang. Ayan, meron tayong oven. So for now, kailangan nating i-on yung ating oven. On lang natin. I-preheat natin ang ating oven. So first, we will mix our dry ingredients. So yung ating mga ingredients po dito, meron tayong all-purpose flour. Ayan. Yung isang recipe po nito is 1 cup all-purpose flour. Ayan. Ilalagay ko na lang po sa description box yung mga measurement ng ating recipe. Ayan, meron po tayong baking powder. Meron tayong baking soda. Okay. Then we have cinnamon powder. And salt. So ito po, i-mix lang po natin. Mix, 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 mix lang. Actually, yung measurement ng recipe po na to ngayon na ginagawa ko is for two batch po ito. So, dinoble ko po yung amount ng ating mga ingredients. Bang ganda ng background ko kasi meron pa tayong mga huni ng mga manok, huni ng ibon. Bongga. Nature na nature. Oops. Ayan. So, parang okay na siya. Medyo okay na yung ating nag-mix na siya. Okay? So, we'll proceed with our wet ingredients. So, una, mag-cream tayo ng ating margarine or butter. So, kung wala kayong butter dyan, margarine is okay. Pwede nyo pong gamitin yung margarine. So, pag butter po, dapat po, or ang margarine nyo is unsalted po siya. Ayan, kasi pag gumamit kayo ng salted butter or margarine, pagkatapos, same pa din ang measurement ng inyong salt, ay aalat po yung ating cookies. Make sure nyo po na yung butter nyo is room temperature na siya. Ayan. Kasi pag hindi siya room temperature, hindi po siya madaling i-mix. Magbubuo-buo siya katulad ng nakaraan sa aking banana bread. So, ilagay na natin yung ating sugar. I-cream natin sila. Yan, mano-mano lang po guys, mano-mano. Para yung mga walang mixer dyan, masundan nyo din, di ba? Actually guys, yung mga recipe ko, inaano ko lang din yan, pinag-i-experimentuhan ko. May mga original recipe, tapos ina-adjust-adjust ko according sa lasa ko. Then, ilagay na natin ang ating egg. So, dapat, i-check muna natin yung egg natin. Baka sira na. So, kailangan na isa-isahin natin siya na paglagay dito. Diba? Kasi sayang naman, pag nalagay mo na yung sirang itlog, hindi mo na mababawi yun. Okay naman siya. Medyo nabasag lang, pero okay naman. Smell is okay. Ilagay na natin. Again guys, ha, yung recipe na to ay good for 2 na siya na recipe. Pero yung ilalagay ko po sa description box ay for 1 lang siya. Kaya baka magtaka kayo bakit dumami yung log dalawa. Ayan, yung isang batch nito ng
recipe na ilalagay ko is 1 egg lang siya. Kaya dalawang egg po ito dahil good for 2 recipe po ito. 2 batch. Ayan. I-add natin yung ating vanilla. Okay, then ready to add our dry ingredients. Yung flour mixture natin kanina. Unti-unti lang po yung pag-add natin. Slowly. Make sure natin na na-mix mo na. Make sure nyo pala guys na yung dry ingredients nyo ay na-sift nyo siya. Kailangan na na-sifted na po yung ating dry ingredients. Ayan, yung akin po kasi yung flour ko, na-sift ko na po siya kanina. Make sure nyo lang po na na-mix nyo po lahat talaga. Totally mix na siya. Yung ating flour mixture. Okay. Dahil mahirap na siya dito, so i-transfer natin siya sa... Ay, gagamitin natin yung ano... yung wooden spoon. Ayan. Sama, ito na pahula ko to noon, eh. Wooden spoon. Ayan. Ang tawag po dito ay wooden spoon. HRM 101. May mga lumilipad pa, eh. Ayaw nyo magpaluto. Ayan. Ito po ay wire whisk. Tawag dito wire whisk. Okay. Then we'll add ang ating oatmeal. So kailangan strong, 'di ba? Kailangan malakas ang inyong mga braso dito sa paghalukay. Hala, sige, halukay. Oh, may halukay. Sige. Ayan, mix lang po natin ng maayos. Kaya na kaya i-touch. Sige, halukay pa. Ubusin ang lakas. Kaya tinatamad ako guys, kaya gumagamit ako palagi ng mixer kasi nga maliliit na yung mga braso ko. Hindi na sanay na mag anuhan. Pero nagmamasa pa din naman ako. Ayan, so I think it's ano na. Nag-ano na siya, mix na siya together. Ayan. So, ganyan na yung itsura niya, guys. Tara! Hindi ko alam kung clear. Ayan, ganyan na siya. So, meron kasi ako dito na pang-add lang. Kung gusto nyong i-add ng, mag-add kayo ng mga dried fruits, ayan, meron ako ditong raisins.
Then meron din po ako ditong chocolate chips. Ayan, kung gusto yung magdagdag ng tsokolate, masarap din kasi yung tsokolate eh. So gagawin natin, hahatiin natin to. Yung kalahati, lalagyan natin ng oatmeal. Ayan, dito natin gagawin. Yung kalahati naman ay lagyan natin ng chocolate chips. Diin lang natin. Ako kasi tansya-tansya lang palagi. Diba? Pero syempre, yung oatmeal cookie recipe nyo dapat, inaano nyo talaga. Kasi pag, for example guys, sa baking, pag hindi po, okay lang sa luto-luto ha, na tansya-tansya lang. Pero pag when it comes sa baking guys, dapat yung inyong ingredients ay tama talaga. Especially sa mga bread, sa mga ganyan. Kasi minsan, hindi na siya umaalsa. Kaya dapat, alam mo talaga paano i-balance yung mga baking powder mo or mga yeast mo, yung salt mo, yung sugar. Ganun ba? Kasi ako guys, trial and error din ako eh. Nag-umpisa ako. Kasi kaya nga lang, mahilig talaga ako magluto. So, ginagawa ko. Mahilig ako mag-experiment sa mga niluluto ko. Minsan tumatama, minsan nagpapalpak din naman. Pero yun lang, learn from your experience kumbaga. Try and try lang, di ba? Parang okay na. Yung mga ibang friends kasi natin dito ayaw nila ng pasas. Pero ako masarap din yung pasas. Ayan. Kunti lang naman yung nilagay ko. Okay na yung ating pasas, yung ating raisins. Yung sunod po yung ating chocolate chips. Yung mix natin. So, yung pang-baking po na chocolate chips actually, hindi siya madaling mag-melt sa init. Nag-melt siya pero like sa mga ganitong temperature. Hindi katulad ng mga regular chocolates natin. Para even yung pagkaano ng ating chocolate. Pag baking talaga siya guys na chocolate. Kasi pag gumamit kayo guys ng mga chocolate lang dyan sa mga store, yung mabibili mo lang, yung hindi pang baking, natutunaw guys yung inyong chocolate. Pag nasa room temperature po yung inyong cookies. Ayan. So, I suggest na dapat ang gamitin nyo po ay baking chocolate talaga. Meron din pong mga bars na baking chocolate. Pwede nyo din naman po itong tagtarin lang. Ayan. I think it's okay. Ayan. So, meron tayo dalawa dito. So, ang gagawin natin, excuse lang ha, medyo mainit kasi. So, meron na po ako na-prepare kanina. Yung aking pan, meron na din po siyang baking sheets o baking paper. Yan, glasin. Sa Pilipinas, glasin. Kung wala po kayong baking paper or tawag dito ng baking paper or glasin, kung wala kayong ganito, pwede nyo naman pong lagyan ng butter yung inyong baking pan or yung baking sheets. Actually po, yung iba ginagamit nila dito pamilog is ice cream scoop. Pero dahil wala po tayong ice cream scoop, yung kutsara na lang. First, bibilugin natin. Alam naman ako kung dito. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Dapat po, kung pwede lang, even po yung ating mga sizes ng
galing kumang bilog, no? Kaya nga lang, sa totoong buhay, ako lang ang nabibilog, eh. Hindi ako ang nabibilog, eh. Humugot pa. Ay, nako. Ay, ganun palagi. Ay, nako. Ayan, shout out sa mga members natin dyan. Ayan, hindi ko na kayo maisa-isa, guys. Pero thank you sa mga members natin na patuloy na sumusuporta sa amin. Shoutout sa aking beloved na mother na si Lexter. Very supportive yan sila. Saka sa aking minamahal na si Papa Bernabe. Dun sa Banate. Ayan. Nasa, hindi ko alam kasi namatay yung aking camera. Nandito na tayo sa raisins po. Inayos na tayo yung raisins. Yung chocolate kanina, nalagay na natin sa oven. Binibilog-bilog lang natin. Hindi perfect na bilog, basta bilog-bilog. Kasi mamaya magpa-flat yan pag natunaw na yung ating butter. Yung ating butter, tsaka yung sugar, yan yung nagbibigay ng crispiness sa ating cookie. Gusto nyo po maglagay ng blueberry, ng mga ganon. Masarap din yun. Oatmeal cookies. So, ilagay na natin siya sa loob. Ayan, there you go. Mamaya, babalikan po natin yan. Mga after 15 minutes po, titingnan natin kung okay na yung ating oatmeal cookies. Ayan, tapos magti-taste test tayo mamaya. Salamat! Mamaya ulit! See ya! And guys, so ito na yung ating oatmeal cookie. Ayan, yung chocolate ay naluto na siya. Mmm, yummy! Smells good! Ang bango talaga ng cinnamon tsaka ng vanilla. Ayan, so ready na po ito. Oh, anong masasabi mo sa ating niluto, Kote? Ayan. O, tikim ka na. Ano yung kinuha mo? Sarap na. Matikman nga. Mm. Raisins? Sarap. Hindi siya matamis. Yung totoo. Promise, swear to God. Tama lang yung tamis niya. Sarap. Crunchy pa. Ayan, yung hindi siya malambot. Masarap. Tama lang sa bibig. Yeah! Ano yung ano mo? Raisins? Mm-hmm. Ah, Susie! Can you taste my cookies? And tell me what can you say, yeah? Okay, okay. Thank you very much. What's that with raisins? Yes. How is it? Perfect. The sweetness? Mm. Sure? 100%. You want more? I drink with coffee. Good. Thank you. Ayan, yung pogi nating timpangga. Ayan. Tikman mo nga ang aking luto. Sarap ah. Di nga. Anong masasabi mo? Anong masasabi? Patamis? Hindi, takto lang. Sakto lang? Ayos ba? Pasado na? Sakto sa kape. Oo, oh, edi magtimpla na tayo ng kape. Salamat! Ayan! Yung ating poging ano, kuya. Yan, yung pogi naming kuya. Huwag mo yun eh,
Wag na nga yung chan. Ay, hindi tsura eh. Yan ang bagong pogi ngayon. O, di ba? O, sige nga. Pakagat nga. Pwede. Pwede na? Ayaw magtawa. Pwede na mag-anak. O, anong masasabi mo? Nagpo-post-post ka pa dyan. Nakain ka lang dyan sa ating cookies. Mukhang tulog ka pa ata ah. Sa unang kagat, tinapay lahat. Mayos ka! Ano yan? Good. Good? Tasty. Tasty. Ayan. Tikman mo nga kung anong masasabi mo. Sarap naman ito. Di nga, yung totoo. Grabe talaga yung mga luto mo eh. Naku. Kasarap nito, may kape pa. Dapat pala gumawa pa ako ng kape, no? May kulang pala, kape. Kape ang kulang, pero the best to, the best. Sure? Pwede. Pwede na? Pasado na? Pwede na. Sarap. Baka ulit pa ako nito. Ayan, marami pa, oh. Oh, magtimpla ka ng kape mo doon. Hindi siya matamis eh. Wala kami. Ayan, may bago tayong tagatikim. Oatmeal cookies. Parang kinakabahan ako sa sasabihin mo ah. Sarap. Hindi siya matamis. Yes! Ano yan, raisins? Hindi siya matamis, siya matamis. Okay lang ba sa'yo? Pasado na. Pasado na yung lasa. Pwede ka na magkasawa. Oh. Magkasawa ba? Siya, no? Gog. Oh, ayan. Trophy. Oh, kain sa, pa. Sa CIA. Wala ko kanya nga sabihin. FIA. Ayan, mayroon pa tayong isang tagatikim dyan. Naglalaro pa. Ito pa yung isang tagatikim natin. Si Hong Hang. Masarap to, sabi ni Mama. Dahil yung nakuha niya na, no? Masarap, no? Yung totoo. No? Anong masasabi mo? Masarap to sa kape. Oh, magaling din to maglulusutan. Dinayo mo lang yung ano ko, yung speech ko. Okay lang ba yung tamis? Sarap to naman. Sarap yung raisin. Pwede na ba natin ibenta? Pwede na. Responsahan ko na. Dalawang kaon. Eh, ano nyo na yun? Ubusin nyo na to kasi wala na yan sa susunod na buwan. Hindi ako, hindi sa atin tinawag ng MMA, no?